Viral ang kanyang mainit na eksena sa Viva Max sa seryeng Erotica Manila. Kilalanin natin ang hunk na palaban na si Rick Guan. Game kaya sa Becky ang hubaderong ito? Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga Wild at Guafu. WTFU! May kamukha kayo mga nag-TBB. Sino to? Naging nyowa ni Wendy? Bruce? Bruce Cabral ba yun? Sino at si Bruce Cabral? Yun ba yun? Paano mo nararamdaman na kapag yung customer nilalagdi ka? Particular yung mga bading. Pagka medyo ano po, yung nag-cleany. Pero okay lang. Cleany? Paano nag-cleany? Yung mahawak kagad sa braso mo, ganyan? Opo, parang mga ganun. Humahawak sa braso? Opo. Meron bang moment na parang hinipuan ka? So okay. Okay ba sa'yo frontal nudity, ipapakita ang notches? Opo, depende nga sa condition. Ay, depende rin. Papayag ka na ipapakita. Okay. Sabi ng bading, pahingi naman ang photo mo na may pabukol. Send ka naman. Mga ganun lang po. Ah, talaga. Tapos, syempre magbayad siya, ganun. May pay. Ano lang po, parang minsan, libre lang. Ganun. Libre lang ang pabukol? Wala naman masama doon sa labas. In fairness, ibang kaibigan ito, direct. O lalabas, tapos may pabukol. Opo. Paano mo pinapabukol? Bago ang lahat, hello naman kay Mark Joffrey na 1 year ng platinum member sa YouTube. Maraming salamat at para sa'yo ang episode na ito. Nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Rick Astley. Astley eh? Oo, kasi walang H. Rick Astley, kilala mo ba yun? Hindi. Si Arti po? Oo, si Rick. Hindi. Okay. Ricky Martin. Kumukha po. Okay, alam mo. Si Ricky Rivero. Ah, hindi mo kilala? Ay, di ba? Sa baka sa mukha po, siguro. Ano, saan? Kakamukha. Kakamukha. Okay. Eto, nakasama natin si Rick Guan. Ayan, tama? Ako. Si Rick Guan. Teka lang, Chinese ba ang Guan? Madalas po tinatanong kahit nung sa school, sabi Chinese ka ba? Kasi yung pangalan po, nabanggit. Pero siguro po sa ancestor po, hindi ko naka... Ancestor? Siguro po kasi gano'n eh. Parang Chinese din po talaga kasi. Ah, talaga. Oh, pero hindi mo alam kung may Chinese blood, wala? Hindi ko lang po sure. Okay. Taga saan ba si Rick? Sa ano po, Alabang, Las Piñas. At taga doon ka? Yes. Wala kang probinsya? May province to, pero dito na ako lumaki sa Manila. Ah, okay. Etong si Rick, lumabas na to sa Viva Max at controversial lang kanyang eksena. Pero bago tayo pumunta sa Viva Max, ito muna. Balita ko, bago ka nag-artista, ang una mo mga trabaho, nag-promodizer ka, ganyan, sa sales. Okay. Yes. Ano yung mga naibenta mo na noon? Marami po yung mga about sa corporate attires, mga casual wear. Panlalaki? Kalimitan mga ano apare. Pero marami na rin po akong pinasukan na sales like mga pang sports and wear, mga pang gym equipments.
Ah, so puro talaga sa sales ka napunta. Yep. Pero pang lalaki ang mga binibenta mo? Baga damit pang lalaki, pang... Possible po, pwede rin pang babae pagka nakukuha po sa assist mo. Ah, anong pang babae ang naibenta mo na? PH care. Ay, hindi po. Lactacil. Ano? Yung pagka kung ano po yung kailangan, like, mga damit, ganun. Pero yung mga product po na beauty product, meron din po pala. Beauty advisor din pala. Ah, talaga. Okay. Dialed siyan. Doon ba sa mga ginagawa mong pagiging promodizer, ano hindi mo makakalimutang experience na nilumapit sa iyong bading? Experience. Alalahanin ko lang. Ay, no. Kasi para madami. Meron naman siguro po, kasi malalaman ko naman pagkakang ano siya. Pagka minsan nagiging kwer, nagkatanong ko. At ano yung hindi mo makakalimutan na in-offer sa'yo o yung talaga nagpapida sa'yo dahil gusto ko talaga matikman, gusto ko talaga makuha ng customer? Sa campaign, wala naman po. Ay, nag-e-edit. Wala naman. Ine-edit niya, iniisip niya, sabihin ko ba itong mga to, baka ano ako. Yung mga nagkatanong lang, pero... Paano mo nararamdaman na kapag yung customer nilalandi ka? Particularly mga bading. Pagka medyo ano po, yung nag-cleany. Pero okay lang. Cleany? Paano nag-cleany? Yung mahawak kagad sa braso mo, ganyan? Opo, parang mga ganyan. Humahawak sa braso? Opo. Meron bang moment na parang hinipuan ka? Parang biru-biruan lang naman po yun. Okay. Ano lang? Sorry? Parang biru-biruan lang. Biru-biruan? Anong parang binibiru-biruan? Parang kaya, wakang kaya. Parang ginaganon lang. Paano? Gaganonin. Gaganonin. Tapos? Ayun lang po, mga ganon. Parang nahawak sa maglalambing. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba na-offend? Hindi naman po, inapuwi. Sanay ka na kasi. Hindi naman po. Ano lang, kumbaga, naitintihan ko naman po. Inaano mo? Naitintihan ko naman. Tinitingnan mo lang. Naiintindihan ko po. Naiintindihan mo. Isa siyang maintindihing promodizer. Okay. Ikaw ba nakapag-eskwela? Anong natapos mo? BSHRM, postgraduate. Pero meron din pong konting kaalaman sa about sa computers. Okay. So nag-HRM ka. Okay. Bakit yan ang kinuha mong kurso? Kasi gusto ko pong sundan din yung sa tatay ko. Kasi ano po siya, sa about sa hotel din. Nagkatrabaho sa hotel? Yes. Hanggang ngayon? Ano na po siya, sa subdivision na, lumipat na. Pero maroon, puro ano po kami sa hotel. Halos ano lahat po kami, tourism. Talaga. Chef. Ganon, ang napupuntahan ng pamilya ninyo. Okay. Ilan taong ka na ba? 28. Okay. Ngayon, paano ka naman napunta? Diyan yung mga trabaho mo, di ba? Nagbenta-benta ka ng mga Kemerut. Paano ka naman napunta sa pagiging Viva Max na artista? May nag-refer po sa akin. Kaibigan ko rin po. Medyo matagal na siya sa showbiz. Tapos... artista siya? Apo, artista. Viva na po siya ngayon. Pero sino siya? Ardy Raymundo. Okay. Artista siya? Sorry po, nagliling niya na. Opo. Sorry na. Okay, again. Tapos ayun po, una po, napunta muna ako sa mga crowd. Extra po. Tapos nakilala ko po si Tito Gito. Doon na po nag-umpisa na nakaano po ako sa Viva Max. Okay, ano ang naging pelikula mo sa Viva Max? Pelikula is yung Erotica Manila. Ano? Erotica Manila. Erotica Manila. Yes. Okay. Anong role mo sa Erotica Manila? Quickie na security guard. Nakipag-quickie na security guard? Yes. Ang ka-eksena mo ay bading? Hindi. Babae. Sinong babae ito? Sabihin ko ba yung pangalan? Oo naman. Ashley. Ashley tuloy. Ano pala? Rick Ashley. Astrid pala, Ashley, tuloy kasi kanina. Astrid Silva. Ang page niya, may kita sa page. Okay. Yun ang una mong salang. As in. Before ka ba sumalang sa Viva Max, may mga workshop kayo? Workshops?
Bago kayo nag-shoot? Kumbaga, ano na po ginamit ko yung kung ano po talagang gagawin ko. Kumbaga, wala pa kayo kung may camera. Kung ako po talaga yung nandun, ginawa ko lang yung test ko. Halimbawa, mga ko yun. So, walang workshop, wala? Salang ka agad? Wala na po, ano kasi hindi naman po umarte. Kumbaga, active lang po siya na. Okay. Ayun po yung ganun. Pero nakita ko yung video, malala, ha? Charo! Ano, panood niyo po ba? Pinakita sa akin ang mga bakla. Hindi, paano mo pinagandaan? Ano to? Teka lang, ha? Wala tong plaster o meron? Meron po, may plaster. Ah, meron naman. Tapos? Plaster din. Ayun lang po, may ano siya, plaster yung frontal. Tapos, guys po, the rest ni subot-ubot. Okay. Anong nilagyan ng plaster? Hanggang, sa front ko po. Sa front po. Man, sa front? Okay. Sino naglagay ng plaster? Pwede nga ako lang din po. Ako na nag-presenta lang. Ako lang naglalagay. Pero meron din po naglalagay yung tumutulong lang. Para medyo ano. Hindi masakit nung inalis? Mahigpit po siya. Medyo masakit din siya pag tinatanggal. Kasi ano siya, tape na medyo madikit. Ah, okay. O sige. Hindi ka naapektuhan na bang ginagawa niyo yung eksena? Hindi pa ba. Ay. Pero no, siyempre first time eh. Medyo dinadala lang din ako ng babaan. Kumbaga parang sinabi ko na lang din sa sarili ko kung ako yung nandoon, igawin ko na lang din. Kung paano. Okay. Yan pa lang ang nagagawa mo sa Viva Max o may nagawa ka na before? Wala na po. Yun lang first time na aking... Walang sumunod? Wala na po. Yan pa lang. So, okay ba naman sa'yo yung naging experience mo kapag tinawagan ka ba ulit para gumawa ng ganong klase na eksena? Talagang yun ang gusto ko po ngayon. Kung wala ng plaster? Depende po eh. Depende sa... Pero papayag ka? Depende po sa condition. Anong condition mo? Ha? Una-una po kasi maganda niyan. Siguro sa PF. If the price is right. Okay. So, okay. Okay ba sa'yo frontal nudity ipapakita ang notches? Opo, depende nga sa condition. Depende rin. Payag ka na ipapakita. Okay. Isa pang ano, conditiones. Paano kung kapwa lalaki ang ka-eksena? Gay film. Hindi pa po siguro ako ready. Pero... siguro depende pa rin po eh kung talagang Sa tingin mo, kaya mo makipag ano? Hindi ko pa sure eh. Makipaglaplapan sa kapwa lalaki, ganyan. Or yung ginawa mo dun kay Ashley, kung sino ba siya? Astrid. Kung ano yung ginawa mo sa kanya, kaya mo ba yung gawin sa kapwa aktor? Hindi ko rin kasi masabi sa sarili ko eh. Pero kung ano siguro, kahit kissing scene, pwede siguro pa. Baka magawa. Kaya. Pero yung mga daring mo, hindi ko pa sigurado, hindi ko masabi. Ikaw naman, nilaplap mo na, hindi mo pa ituloy-tuloy. Okay. Pag ikaw ba, bibigyan ng chance, opportunity, anong klaseng artista ang gusto mo? Action, comedy, drama, sexy, porn? Action po talaga. Action na may halong, siyempre pag action, medyo may halong sexy na yun. Parang leading lady. Ganyan. Parang kailangan may... Kasi idol ko po yung mga... Sino ang idol mo? Star. Sila Cesar Montano, sila Robby Padilla. So gano'n ang gusto mo? Kung bibigyan ka ng chance. Kung sa sexy naman, siguro sila Jay Manalo. Parang malabat po yung gabihan. Bagay ba sa'yo ang titulong Totoy Mola? Totoy Mola. Sana. Hindi, kung ikaw, sa tingin, ikaw ba ay Totoy Mola? Anong sagot mo? Totoy Mola. Kakayanin. Ikaw ba ay Totoy Mola? Oo o hindi? Totoy Mola. Mula? Mula. Totoy Mola, kapatid ni Ninyo. At ni Aga. Ano kapatid niya? Ha? Kapatid po kailan. Ano no? Totoy Mulak? Hindi. Alam mo ba yung Totoy Mola? Mula? Mola, malaki. Opo. Diba? So yun na ang tanong, ikaw ba ay Totoy Mola? Oo o hindi? Totoy Mula? Mola! Mola. Ano yung meaning ng mola? Malaki nga. Malaki pala. Parang Dax, no? Dax. Ikaw ba ay Dax? Dax ka, siyempre. Talaga naman. Actually, sinagot mo. Diba? Ang tanong, ikaw ba nagkaroon na ng relasyon sa Bading?
relationship, hindi pa naman. Hindi pa naman. No. Pero nagkaroon ka na ng mga sponsor na bading? Meron po, meron. Meron. So anong, kapag sponsor siyang bading, anong kapalit? Trabaho lang po na, kumbaga, mag-affiliates. Kung ano po yung effective ng products nila, papakita ko pong effective. Wait, products? Ano? Ano to? Mga supplement? Ano po, supplements, mga pang-workouts. Minsan vitamin. Pero sila yung may-ari nung ano, nung supplement? O, boss po sila. Ah, boss. At mga bading sila? Opo. Ah, tama. Dalawa po. Dalawa silang bading. Tapos natusupply ng mga Crea, ganyan. Marami po silang artist. Crea, Way, ganyan. C4, mga gano'n. Opo, mga gano'n. Hindi po, C4. Bomba. Ha? Ano, mga... Hindi naman masunay C4, ah, o. Pre-workout, o, oh, yun. Ngayon, mga BCAA, creatine. Tapos, BCAA, o, oh, ano, amino acid. Glutamine, yan, mga, yung mga basic lumo na po. Glutamine. Glutamines, marami pa. Ano pa? Glutathione. Meron din sila. Meron pang bodybuilding, meron din pang beauty product. May mga sabon din. Ah, talaga. Oceans. So, sponsor lang to na wala lang kasi nag-provide sila ng supplement. Pero yung sponsor na nagbibigay ng rubber shoes, nagbibigay ng sustento, na-try mo na yan? Wala pa. Pero open ka pa sa ganyan. Una, open ka sa bading na magbibigay sa'yo ng rubber shoes, ng damit, ng pera. Okay ka ba sa ganon? Okay naman po. Okay. Ay, kung tutulungan ako sinabi. Okay naman sa'yo. Eh, yung makipagrelasyon sa bading, gagawin kang papa ng bading, payag ka ba? Depende siguro po sa sitwasyon, pero pwede rin po siguro. Pwede naman din. Pwede pa rin. Sure ka ba na wala pa? Wala pa talaga. Wala sinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Ano, wala talaga? Wala pa. Ah, wala pa talaga. Ang dami mong tattoo. Ano mga ibig sabihin ng mga tattoo? Iyan, sino yan? Ah, ito po isa mga Zeus. Si Zeus, abig na nga ba? Si Zeus Collins. Charot, oh. Tapos, yung sa kabila? Si Kratos po. Sino? Si Kratos. God of War. Ah, ayun sa dibdib? Ah, ito po logo ni Batman. Si Batman? Patingin nga. Batman. Bakit favorite mo si Batman? Malamang. Hindi. ano lang siya, maangas. Parang medyo mga... Meron kang tattoo na natatago na hindi namin nakikita sa ngayon? Meron po ako dito sa may left calf. Ano naman yun? Wolf. Wolf. Diyan sa chan, diyan sa may... Sa puwet, ganyan, wala. Dito lang sa shoulder, plus sa back. Ah, talaga. Gano'ng kadalas ka mag-gym? Four times a week. Minsan sa bahay na lang ako. Bahay na lang. Workout para medyo body weights. May karelasyon ka ba ngayon? May girlfriend ka ba ngayon? Girlfriend? Wala naman, single. Kasi parang ano, in-edit din. Bading, wala. Bading, wala. Friend lang. Ha? Friends lang. Marami kang friends na bading. Ako meron din. Talaga. So hindi ka ano, hindi ka na parang uncomfortable na may bading sa paligid mo o may bading kang kaibigan. Hindi issue sa'yo yun. Hindi naman po, walang problema. Marami naman po akong friend yun. So sinasabi mo, bukas naman ang puso mo sa bading. Just in case na bigyan ka ng ano, pagmamahal. Masusuklian mo ba ng pagmamahal yun? Depende po kung ano pong usapan. Depende sa sitwasyon. Talaga, ito parang kailangan ito ng kontrata. Parang ganun. Ah? Kontrata. Kailangan mo ng kontrata, nakalagay, naka-specify doon kung how much. Hindi naman sa ganun. Kumbaga ano lang, yung totoo lang yung usapan. Mas gusto may maayos na usapan. Okay. O kaya nga, ikontrata mo na lang, lagay mo din yung price. Tapos yung mga terms and conditions. Pwede naman, pero kung... Tapos may contract signing, ganyan. Signing ako. Masana siya, legit lang. Meron ka na bang experience naman sa social media accounts mo? Na bading, na nag-o-offer ng kung ano-ano. Nag-o-offer, wala naman. Pero may social parang media. Parang ano lang yung pahaging na, kumbaga parang... Ano yung mga sinasabi? Pahaga ba, ano, labdi-landi mo lang ako, parang mga ganun. Mga landi-landi mo. Landi-landi. O paano mo, ano, paano ka nagre-react sa mga landi-landi? Kung ano po yung sinabi niya na landi, mga ganun. Minsan automatic na rin po yung pagka nadalang na depende sa sitwasyon.
Meron ka na bang pagkakataon na humingi sa iyo ng video yung bading at pinadalan mo? Humingi ng video. Mag-ano ka naman diyan? Wala pa. Pero may nangahas na magtanong o humingi. Magtanong, humingi. Siguro mga ano lang po, send ka, mga ganyan, send ka ng brief. Ganyan. Nag-send ka. Parang, kasi natural lang po yun. Siguro parang hindi gusto lang makita na ano. So nag-send ka? Hindi naman po. Kumbaga bukol-bukol mga ganyan. Oo nga, pero sinisend mo yung photo, gano'n. Doon sa kanya. Oy, sabi ng bading, pahingi naman ang photo mo na may pabukol, send ka naman. Mga gano'n lang po. Ah, talaga. Tapos, syempre magbayad siya, gano'n. May pay. Ano lang po, parang minsan, kaya libre lang, gano'n. Libre lang ang pabukol? Okay, kasi minsan naman, may lumalabas naman yung mga gano'n. Lalabas, parang lalabas niya ako gano'n. Ah, okay. So, ibig sabihin, mag-send ka ng photo o video ng pabukol, tapos lalabas naman kayo naman as a friend. Naman, parang pakisama ko na lang din kasi, di ba, siyempre, believe naman ako minsan. Wala naman masama doon. In fairness, ibang kaibigan ito, direct. O, lalabas, tapos yung pabukol. Okay. Paano mo pinapabukol? Papabukulin lang, gano'n. Tapos, picturean ka. Minsan, mga ano naman eh. Hindi naman masyadong ano, apps lang. Send ka apps, mga ganun. Ah, talaga? Ah, ganun po. Fairness. Sige, labas tayo. Sige. Ha? Ayan na ako. Sige, labas tayo. May pabukol pala. Pero mga ano lang po yun. Mga casual lang. Mga... casual lang. Pagkakain sa labas. So, pwedeng formal. Kasi may casual. Formal and casual pwede. Talaga naman, no? Dahil dyan. Sige, mamaya. Ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? Sorry po. Ay, may daghang bigla. wild na selfie video. Wild na selfie video. Na napanood ko. Hindi, na ginawa mo, ikaw. Ginawa ko, wild. Siguro yun na po yun. Ha? Yung first time ko sa Viva. Hindi, ay, yun, kasi ano yung professional yung kinuhanan ko. Yung ikaw lang yung kumuha. Ay, wala pa naman. Wala, yung mga may ginagawa ka, tapos sinelfie mong video. Wala. So ano yung pinaka-wild mo lang nagawa? Magpabukol. Oh, mga ganun bubukol. mga ina, ano nagawin mo para bumukol? Briefs, boxers, o wala? Boxers or brief? Boxers. Na-try mo na yung wala? Hindi pa yun. Hindi pa. Pag maalas ka ng bahay, ganun wala? Wala pa, hindi pa. Para tutulog ka, meron pa rin o wala? Pag mainit, minsan, boxer lang. Hindi yung totally na walang suot. May kamukha ka bang artista? Wait. May kamukha ba siya artista direct? Hindi ko alam eh. Tingin niyo po ba? Ay, ikaw may nakapagsabi na ba sa'yo na may kamukha kang artista? Sabi nila si ano daw po. Dati si Enchong D. Enchong D? Si Agamulak mga ganyan. Sino? Agamulak. Agamulak. Jay Manalo. Saan nila nakita yun? Teka, hindi, pero it's you. Hindi, teka lang. May kamukha kayo mga nag-TBB. Sino ba to? Basketball player. Ha? TBB. Ano pala? Tiana Reeves. Charot! Sino? Sino sa TBB? TBB, hindi ko lang sure. Sino ba? Ang ganda ng ngipin mo, ha? In fairness, ha? Hindi, si... sino to? Naging nyowa ni Wendy. Bruce Cabral ba yun? Sino at si Bruce Cabral? Yun ba yun? Oo! Yun. Actually, nakikita pa ako iba. Pero wag na yun. lagi nanonood sa atin yun. Mamaya, sasabihin kasi direct. Pero hindi. Sino mo ba? Oo, yung Bruce nga, yung Nick Cabral ba? Oo, look, sorry. Kasi medyo matagal na yun eh. Mga unang PBB pa yun. No? Mga ganun. No? So, well, Enchong D, hindi ko rin nakikita yung Agamulak. Sino yung ulit? Jay Manalo? Baka yun pwede-pwede pa. Actually, Pen Medina. Kaya naman si Pen Medina. Ping? Pen. Tatay. Yung tatay ni Ping.
Oo! Sa itsura pagkakita ko. Si Pen Medina, gwapo yon lalo nung kabataan days niya. Gwapo naman din siya ngayon kahit may edad na. Actually, mas gwapo siya sa mga anak niya. Diba? Oo, mas gwapo si Pen Medina. Yon ang nakikita ko sa iyo, Pen. Pen de Sara Pen. Matrona o bading? Bading. Ah, bakit? Kasi, yung bading ay minsan masahalo talaga. Matrona, walang kwenta. Hindi naman. Natry mo na bang? Natry mo na ba mag-matrona? Matrona, hindi pa eh. Hindi pa. Okay. Sige. Ay, muna, lang, pagka matrona ba, ano ba yun? Para sa akin. Ma 100 years old. Ganun. Siguro, kung yami pa. Ah, talaga. Kung yami pa na 100 years old, why not? Okay. Oh, sige. 102. 102 mo. Basta maganda pa, pwede pa. Ah, okay. Buwanan yung lambisan o hotdog? Hotdog. Ah, ang bilis. Very good. Dahil dyan, alisin, tumayo ka, tapos sa camera ni Direk, aalisin mo muna yung shirt mo. Dahil dyan, maraming salamat naman sa'yo. Oo, thank you very much. O sige, imbitahan mo na sila sa iyong mga racket at sa iyong social media accounts. Please watch Erotico Manila. Meron ako isang sexy scene doon na security guard role and wiki sa rooftop. Panoorin niyo yun. And follow me on my Instagram, RizzyMovesOfficial and Rockstar _ Echo. Then Facebook page is Rigwan. Then TikTok is, nakikita nyo naman doon sa mga links. Ayun lang. Thank you. Ayan. Maraming salamat naman sa iyo, Rick. At maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kang kalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfoo.com. This is Mr. Foo, Maganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at gwafu. WTFU!